Toma. Un poco. Allora, se si vede non si sa capito, e se può posso distendere. Ang ating mahal na pangulo niya si Maria Aurora Busoy Marcos. So, I would like to request a question. So, I'm going to give you. So, after this po, ay may mga susunod po ng sasalita at susunod po ay I'll answer and question. Ay, sorry. Pusa na wala. Good morning okay. Po sa lahat. Sige. Kaya, lalo na po kaya ngayon na libi ko ngayon. Salamat po ng marami. Kapag-suporta nyo at umano kayo sa talag ng respond. Magpatawag po ako ng respond na walang nagputos kung saan ko pong ginawa ito kahit na po wala ako sa listahan ng mga kandidasy. Inuulog ko lang po sa inyo na gusto ko lang pong gawin ito para mapaabot ko sa Comelec at sa Sasekunikon kung paano at bakit ako nagkaroon ng license. Ipapaliwanan ko kung bakit at ang mga kasamahan ko na sinabo kung bakit dahil ito po lang ang way kung mapapaabot ko ang kailangan namin malaman at sagot. Una-una po sa lahat, nung una po ako nag-file ng COC, October 5, October 12, nakatanggap na po ako ng license. Pagkatapos po ng noise ng October 12, nakatanggap naman ako ng petition kay Bongbong Junior Marcos ng October 2018 to October 21. Wala po akong magawa kung hindi sagutin yun dahil nagtataka ko kahit ako binigyan ng petition. Nagkaroon po kami ng communication ng Comelec dahil po kailangan sagutin ko yung mga kailangan na required ng Comelec. Nasagot ko naman po yun. Nag-file ako ng verification and self-control. After na po nang masagot ko yung verification answer, tumawag po ang Comelec na kailangan meron kaming Zoom conference between the petitioner at nga po yung petitioner ng Bongbong Marcos. Pabot po kami sa punto na nandun po kami ng online dahil bawal nga po ang pumunta ng personal sa Comelec for this conference. Pinabot po kami ng tatlong araw kahit time para makalink ako sa Zoom. Pero pumabutin po na bumuha nga po ng Comelec lawyer. Therefore na kailangan po may sagot po lahat na requirement sa Comelec. Umattend po ako ng Zoom meeting pero po ang Bongbong na nag-petition sa akin, Bongbong Marcos, hindi po siya umattend. Tatlong beses na po yung hearing na yun, hindi po sa akin. Lawyer lang po niya, kahit yung last minute ang lawyer, hindi na rin kumakil. Pero ako po, sinunod ko lahat, kumatil na ako, may Comelec lawyer lang kumatil. From the beginning, first hearing pa. Yung po tatlong hearing na yun, wala po kumatil sa side ni Bongbong Marcos. Na lawyer, one time lang po. So, ngayon, umagot na po ako sa second division. Pumasok po ako, nag-file po ng motion for reconsideration. It means, pumasa po ako. Naipasok ako sa 15 out of 97. Number 11 po ako kasunod ako ni Bongbong Marcos Jr. Nung punto po na yun na lumabas ako sa media, katakot-takot na po ang natanggap ko na mga baser. Marami na pong nagbaser, maraming sinabi patungkol sa akin. Habang nakikita nila yung video,
video ka lang. Ako ikaw mismo nag-file ng COC sa Commonwealth October 5, si Bonglong October 6. Ginawa ko yon para magpakilala ko dahil hindi ako kilala ng taong bayan. I'm nobody to a caring Marcos family. Marami pong tanong, bakit ngayon nga lang ako? Bakit ka kung kapatid ka ni Bonglong, kapatid mo, bakit? Kung umakyat ka sa puntong hindi mo man ang pinagdaanan ni Bonglong, naging presidente ka agad ang pasok mo. Yung po, hindi ko sila sinagot dahil wala silang karapatan malaman kung bakit. Ang dapat malaman dyan yung nag-petition sa akin, dapat harapan kami. Hindi yung petition, hindi sa umiting sa hirin. Ang problema po, bakit ako lang ang petition? What is the problem? Eh, mas malaki, kumbaga sa akin, hindi ako kilala ng taong bayan, bigla na lang akong susunod yan. Patakuyin mo presidente kagad. Hindi po nga pinagdaan ang ibig sabihin, kaya ako na noisance kagad ng Commonwealth Pride. Unang-una, wala akong political national. Sinabi ko yun, pinapatulong ko na yung dati ko, filing ko na si Jesus. Totoo naman po eh. Anong mapapatunayan ko eh, uupo pa lang ako. Papasok pa lang ako. Paano ko mapapatunayan na may political national? Andoon pa ba naman sa mga na dati na tumakbo ngayon, na dati na senador, dati na congressman, maging vice mayor. Siyempre, kilala na sila, ako hindi. Paano ko mapapatunayan na mayroon akong political national? Hindi naman ako nagdaan sa politiko. I have no any experience in joining with the government in the politics. Paano ko mapapatunayan? Mapapatunayan ko lang yan kung ako pumasok sa tamang proseso, tumakbo ko, napasok ako sa panglima, ay doon ako na ang magpapaliwanan. Hindi magpapaliwanan sa taong bayan ng mga baser. Wala po ako, wala ako sa lima nito. Sasagutin ko lang po, kung mismo ang nagpikisyon sa akin ang magtatanong, siya po ang dapat kong sagutin sa mga tanong na yan. Kasi dyan po kami magkakarap, ano po ang dahilan namin ako tumakbo. At dyan din po ang dahilan kung bakit sinabi ko na ako yung late President Marcos. Mayroon akong sasabihin one-to-one lang sa kanya. Kung siya ang magtatanong sa akin ng diretso, hindi yung gagaanan ako sa posisyon mo. Na inaago ko ang boto, kapilito ko, hindi pwede, malinig ko yung magboboto. Malayo po yun, hindi po yun ang reason. Bakit mo ko ipipitisin? Ganun lang eh. Samantalang almost 50% ng survey, nasa iyo na ang boto. Anong kinatatakot niya sa akin? Anong kinatatakot niya kung ako'y tatakbo, kung ako'y pagbigyan, kung tama lang ay yung proseso na totooin ko at kumalik ang Commonwealth? Bakit ako pinasok? Kasi tama naman yung akin eh. Siguro mas nakakaintindi ang Commonwealth kaysa sa kanya. Bakit ako tinanggap pinasok sa 15? Hindi ba nakakapagtaka yun? O kung yung mga tanong ng mga baser niya, nanggaling yung dahilan sa baser ng mga taumang niya, suporta niya, tatanungin ako ng gano'n. Siguro naman, mas madali yung sagutin kung mismo yung nag-petition sa akin ang sasagutin ko. Kasi yung mga baser niya, nagpapasa lang doon sa nakita ng video, undertaking ko sa Commonwealth, hindi naman po siguro ako magbibigay ng undertaking ko at basta-basta na lang papasok na gano'n na lang pinaka-highest position to be a leader of the country. Anong proof ko, kung mas sinasabi ko, ay hindi pala totoo, doon pa lang, madi-disqualify na ako, hindi ko nga. Pero binigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Commonwealth. Inilagay niya ako sa 15, pero hindi mo, from 97, napunta ako sa 15. Alphabetical, sumunta ko po kay Bonglong. Yun eh, talagang nagpapatunay na tama lahat yung proseso yung ginawa ko pagpasok. Walang backdoor, walang alam niyo naman, pag tumakbo ka ng politiko, kasabihin ka lang, may pera ka ba? That is true, di ba? Hindi lang ngayon nangyari yun. Wala pa nung mawala sa Pilipinas si Don Marcos. Ganun lang nangyari. May pera ka ba? Wala kang pera, hindi ka pwede. Bakit? Sinabi ba sa Constitution? Kung wala kang pera, hindi ka pwede tumakbo sa politiko. Pinakamataas pa tatakbihin mo. Bakit? Nakukupo ka lang yun ng one day na mag-file ka ng COC. Magpapatunayan mo ba yan? Siyempre, kung ikaw ang palari, ikaw maupo, doon mo lang mapapatunayan na kaya mo. Kung kaya ng isang presidente na umupo, na hindi rin galing sa politiko, galing ang kagaya ni Ramos, nagdambayan sa politiko, former general siya, di ba? Bakit naging presidente siya? Kagaya ni Cory, naging presidente, anong reason? Lahat po ng ating ginagalaw, may mga reason. Hindi po tayo pwedeng sumunod sa nakikita.
makikita lang natin, naririnig natin dahil ng explanation mo. Ayun ang totoo at matutunayan ko. Hindi ako pwedeng maglagay ng undertaker sa COMELEC na hindi ko mapapatunayan. Kasi bawat explanation ko sa undertaking ko, sila ang mag-iimbestiga bago ko tanggapin, hindi ko ba? Sinasabi nila sa birth certificate ko, ang tatay ko doon, laborer. Bakit saan pa tayo nagmula? Lahat naman tayo nag-laborer eh. Bakit? Alagay niyo ba si President Duterte, hindi siya laborer ng ang bayan? Anong ibig sabihin nun? Ako'y pinanganak sa hilot. Pinagtatawanan ako. Yung ba matatanggap niyo kung kayo ang kasalanan ko? Siyempre, lalaban kayo. Pero ilagay niyo sa tama. Itong pagpasok ko ng politiko, hindi yan basta-basta. Marami kang obligasyon pag ibubawa ikaw ng kataon, ito ang naupo. Napakarami. Unang-unang obligasyon ko, lahat ng tumatak mo, magaganda ang plataforma. Pagdating ng oras, kaya mo bang tapusin sa kaunang termino mo yung utak ng bansa na iiwanan dating gobyerno? Kaya bang bayaran yan ng gobyerno? Hindi, tayo ang magbabayad. Yung mga generation ngayon, wala. Sa taon, may utang na tayo. 100,000 plus bawat isa sa population ng 110 million. May utang na yung mga bagong silang. Sino magbabayad niyan? Paano mo mapapatunayan na kaya mo yung mga plataforma mo? Ang gaganda. Marami. Paano ka mag-uumpisa? Saan magkukuha? Sa gobyerno? Eh, ang dami na nating utang. Sino magbabayad niyan? Umupo ka, maganda yung plataforma mo, paano ka mag-uumpisa? Sa loob ng termino, 5 years, hindi mo masusunod yung plataforma na yan. Kaya na nalit, ito ang huli natin pag-administrasyon. Huwag tayo, ito, hindi tayo pwedeng magpatakasan. Hindi tayo pwedeng case ito, nag-aaral ka sa edukasyon mo, high level. Case ikaw, nagdaan ka sa politiko, naging vice president ka, naging senador ka, naging congressman ka, o anong paman. Pwede ka na, tatanggapin ka na ng taong bayan dahil ilan na ka na eh. Or how many years ka nagsipi sa gobyerno, ilan na ka na sa taong bayan, hindi lang ilan ka, alam nila ang background mo lahat. Ako bago, hindi ko mapapatunayan. Kinaya mo, bakit hindi ko kaya? Hindi pa rin ako kilala, buhusgahin nila yung tao. Bakit? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? At noon, nung tayo ni Marcos, nung mga generation ngayon, generation ng mga magulang mo, ano ba ang buhay nyo? Itong makikilala natin Bongbong Junior Ramos, anak yan, well-known family yan, natural. 50% ang kung boboto, wala akong isa sa kanya. Kasi ano ba di, lumabas pa dyan. Balik ako, tumatakbo ako na hindi ko alam. Lumabas pa dyan. 100% fake ako. Sabihin nyo na ang sasabihin nyo na fake ako. Pero pag nagtataon na walang mangyari, halimbawa hindi ako magpagkalooban ng maupo. Magkataon na yung uupo niyo, patunayan lang natin. Isang taon lang, gusto kong makita kasi matagal ko na siyang kinomonitor. Matagal na ako na pakasakali, napakasakali kung pwede. Hindi rin pala. 2016, nag-file ako. Anong reason? The same thing, today the reason. Binagbigyan ko, okay. Give up ako, hindi ko kaya at talapan maligat. You know why? Sinabi ko kanila. Ngayon ko lang napapatunayan sa inyo. Nitong tatakbo ako ng 2016. Kailangan ko ng pera. Dadaan ko pa ng Central Park. Wala akong negosyo dito. Ang business ko, stop. Wala nung nagkaroon ng patent. Kahit na sino nilipapit niya, lahat sila stop na lang. Kailangan business. Ganun din po ako. Hindi basta-basta may open sa kumpanya. Importante yung kumpanya in-open ko. Para sa taong bayan, hindi para sa sarili kong interes, hindi para magnegosyo, para sa taong bayan, yun ay patutunayan ko kung bakit. Ngayon, kung ilalabas ko ang totoo, wala rin mangyayari kasi I'm just asking for you people to listen to me to explain why I start claiming my right to be the daughter of the late President Marcos because yun ang totoo at magpapatunay niyan, hindi lang ako, tatlong bansa. Bakit? 2016, tumakbo ako. Hindi ko gusto. Kasi hinihintay nila si Bongbong. Ha? Nag-apply siya ng, file siya ng COC niya. Vice President, ano reason? Hindi siya pinayagan ng asawa niya. Bakit? Kasi yung tatakong president,
And I know God, He knows me very well from the beginning. Before the election of 2016. Nagalit ako sa kanyang sisya at PNA. Wala ni isa sa mga pastor siya. Wala siyang ako. Nagpa-presscon ako ng tatlong beses. Wala siyang sagot. Bakit hindi ko maintindihan? Dinibigyan ng gusto siya para patunayan niya. Huwag niyang aminin ang mali ng late President Marcos. Kumbaga, nalalaman ng buong mundo siyang ama. Paano mo ipagtatanggol ang taong bayan kung ikaw mismo sinabi mo, ama ka? Ama mo siya, anak, kayo, kayo. Ang mother mo, ang first lady noon for 20 years. Hindi nyo minsan napatunayan nang mamatay na ang late President Marcos. Ni isa, wala kayong magawa dahil may hawak sa inyo. May hawak sa inyo. Hindi kayo makakilos. Matapos yung kaso ng mother mo sa Amerika, kayong dalawa ng nanay mo. Anong nangyari pagbalik nyo? Naibalik nyo ba yung dati, Marcos? Naipagtagol nyo ba yung mangulang mo? Hindi. Sumunod ka lang according to the people who under control. Kinokontrol kayo ng isang bagay na hindi nyo magawa. Kasi may kasalanan kayo o wala. Hindi kayo makakilos. Kung ikaw anak ka ng dugong Marcos, dapat sinunod mo yung apak ng ama mo at ama ko. Iba ang nanay mo, iba ang nanay ko. Ngayon, i-challenge kita, Mr. Bongbong Marcos. Sabay ako, kung palarin ako, tatanggapin yung TRO ko ng Comelec, lagay niya yung pangalan ko sa loob, magsabay tayo, wala namang problema eh. Hawag mo na, 50% ng survey, boto mo, bakit naman natakot sa akin? Bakit pipilitin mo ako? Petisyon, anong mission? Ano ba criminal case ba? Hawag, may problema ako sa labas ng bansa ng Pilipinas? Wala naman, di ba? Dahil nung pagtago ko ng 2016, hindi ako may gusto. Sa nakita ko, kailangan gawin ko. Ang pondong gagamitin ko, siyempre, tatakbo ka ng presidente. Okay, kulang sa 100,000. Hindi po ba? Bilyon ang pinag-usapan 2016. Bakit ako nag-drop? Hindi ako nag-noisance kasi nag-drop ako. Kasi una pa lang, file ko. Ang tanong ng Comelec lawyer, kaya mo to, kaya mo to, sinagot ko, okay. Bayad ka, siyempre, gagamit ka ng Comelec lawyer, may bayad dyan. Natural yung trabaho mo yan. You cannot use any lawyer outside there. Kailangan po milik lawyer. Yan ang posibilidad. To take an everything from you. Nakakuha ko ng political hundred by then. But I don't know when to tell anything. Pagdating mo sa politiko, it's dirty, monthly business na po yan. Pero sumugod pa rin ako. Bakit? Gusto ko mapatunayan na totoo pala yung mga nakikita ko at narinig ko. Dahil noong time na yon, bumalik ako for one resort, pero ako ni Mom, hindi ako nag-business sa Pilipinas. Ito lang 2016 na pwede sa akin. Dahil nakita ko, wala nang way. Nag-drop ako, may reason. Hindi ako nag-noisance because I am nothing. Hindi. Nag-noisance ako for a reason. Hindi ako disqualified. Hindi po ang sabihin na noisance ka, disqualified ka na, hindi ka na pwede tumakbo. So I waited for another 6 years. This is the right time. Pero ganun pa din, puro delay tactic ang ginawa sa akin kasi hindi ko sinunod yung gusto nilang mangyari. Malagay ko alam yung hindi ko sabihin. Hindi ko kapasidad yun. Hindi ko kayang gawin yun. Pag ginawa ko yun, mapiprame up ako. Pero kung halimbawa sinunod ko ibig sabihin, alam bawat kahon, may laman, anong ibig sabihin yun, hindi ko natutuloy. Ang nakakaalam lang nun, you're not handle sa akin as a political handle. Umpisa pa lang 2016, ganun na, sana nakikita. Ikaw lang ang nakakaalam niya. Ibinenta mo ko. Nakuha mo lahat ang gusto mong informasyon. Ibinenta mo ko kung saan-saan. Kumita ka sa sarili mong interes. Sana nakikinig ka. Pagdating ng oras, sasabihin mo, babalitan mo. Ay, huwag kang maniwala dyan. Hindi totoong Marcos siya. Walang bahay. Tatanggol ang presidente. Walang pera. Walang bahay. Walang sasakyan. How can I survive in this dying countries? Everybody is dying. Walang trabaho, walang pagkain, tapos tatakbo ko ng presidente, wala akong bahay, wala akong sasakyan, wala akong pera. Dahil napakadilang naman yata sabihin ng totoo. Sa ngayon, ang totoo. Hanggang hindi ako nauupo o mapasok. Mapasok man lang ako dito sa emotion na ito. Ako,
nawa sana, pakinggan ako na Supreme Court tayo. Ang kaso ko sa Commonwealth, embak na, sinagot ko na, nandun na ako. Pero anong nangyari sa Tiago? Wala ka na sa listahan eh. Paiba-iba yung sinabi ng Commonwealth. Sinasabi, kung mag-disqualify si Pongo, yung kapangalan niya. Eh wala naman na, tinanggal natin yung kapangalan. Binibigyan naman ako. Nakita ka yung base, pati yung Commonwealth, ang nagulo nila ng mga base, ng mga supporter ni Pongo, Marcos Junior. Saan ako dadaan? Eh di ba ako gumawa sa likod? Pero may kailangan ko. Tama ng ako, ilalagay ko sa Pongo. Hindi naman po ako perito, kasi mas mabuti pa, last year ko na yun sa mahihirap na nangangailangan. Sasabihin nila, anong nagawa niya? Anong nagawa niya? Siyempre, hindi ko naman sasabihin sa'yo kung anong nagawa ko. Labas ng bansa. Pinagtanggol ko ang taong bayan, hindi yung Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas. Ang taong bayan ang dapat yung ipagtanggol. Pero nagawa ko yun after 2016. Napatunayan ko na pumigil na ako ito. Hanggang ngayon, pinatunayan ko at papatunayan ko pa rin. Kahit hindi ako pumasok sa Commonwealth, sa isa, kahit bibigyan pa ako ng tiyako, hindi ko magagamit dahil huli na eh. Sabi ni Menes, Thursday, last week, na-printi na ng gabi. The next day, delay na naman kasi nga, masok yung pupil na ni Atty. Watson, naghintay kami. Nag-file ako ng petition ulit. After na-receive ko yung embark, inasok ko sa Supreme Court. Sumunod ako. Papasok pa lang, narinig ko, lockdown. Hindi pwede pumasok sa Commonwealth. Online lahat ang musito. Sumunod pa rin ako, timing. Ayan po si Antony. Siya po ang chairman namin sa Partido Maharlika. Secretary General. Siya po ang nakakalang dahil mula umaga hanggang the next report 12 o'clock, tinatrabaho namin. Wala akong ginamit na siyong patriyero dyan. Kami ang nagtrabaho. Kasi kami tulungan. Ayaw namin kumatid doon sa Maslimila. Bakit? Doon pala mag-frame up na ako. Dala ko Marcos eh. Napitisyon na ako ng Dr. Marcos eh. Dadaan ka pa, babalikan mo pa yun. Inihintay nila. Naghihintayan kami muna eh. Kaya ako, matigas ang ulo ko. Bakit ako susunod ko? Useless naman. Sasabihin ko na lang yung dokumento sa Supreme Court. Bakit gagawin pa ako? Hindi naman kailangan ng Commonwealth lawyer pag-submit ko sa Supreme Court. Supreme Court, different from Commonwealth. And back na po yung sasabihin ko. Sa awa ng Diyos, matapos namin. Ang sabi, acknowledge receipt po ng Supreme Court. Ang sabi, antay na lang yung docket. Magantay ako, iruin nyo. 21 days. Kung hindi pa namin pinalo ng isang ninong ng pamangkin ko na lawyer din, hindi ko malalaman lahat kami. Naghihintay yun to follow the procedure. Hintayin mo yung lager mo. Pero, isa sa senador namin na tumatakbo, nakakuha ng tiyaro at saka yung tumatakbo vice president at saka senador sa labas, sa ibang partido, nakakuha na, pero wala sa listahan. Paano niya makikita yung boto niya? Wala sa listahan. Vice President, siya ang naka-record. President Sampo. Ngayon, nagtawag ng forum. Anim. Kasama na yung bago rin sa politiko. Yung lima, dati na sa politiko. Kilalang-kilala na. Yung isa, magpapakilala lang. Paano yung pagsampo, apat na kandidato ng presidente. Anong laban nila doon? Hindi nila pwedeng ikunin dahil nga. Iimbitahin nga sa forum para kinatisin yung lahat ng pagkatao. Sampu yan, then ang agad na. Yung isa, ayaw kumatid si Bongbong Marcos Jr. Bakit? Anong problema mo? Ay naman, patunayan mo kung anong gagawin mo. Tatakbo ka kung president. Dati tumakbo ka ng vice president. Nagaya ka, wala kang magawa. Sinabi na daya ka. Huli na, tapos na, tapos na, tapos na. Wala ka pa rin magawa. Nagbayad ka pa. Yan ba, patubayan nyo na mapapatunayan mo, may isasalba mo yung problema ng taong bayan? Huwag na lang yung Pilipinas, napakayaman ng Pilipinas sa totoo lang. Natural resources na hindi nyo na lahat na kailangan ng ibang bansa. Ngayon, kung halimbawa ikaw ang upo, Mr. Bongbong Marcos Jr.,
ikaw ang pipiliin. For sure, kasi delay yung tactic na ginawa sa'yo din eh. Kailangan mayroong kapitirman dyan na commissioner eh, para matigil ka. Hindi nila pwedeng gawin yun, kasi planado na yun. Planado na yun. Ikaw ba naman convicted ka, papasama sa loob, nakalagay unang-unang pangalan mo sa listahan ng mga presidente, tatakbo. Kami na mababa pa sa'yo, walang kategori na politiko nagdaan na dahil magtatong akong presidente na kayo nasali sa listahan. Porket yun yung talagang pwede isali kasi qualified sila according to the requirement. Ako hindi qualified. Bakit mo, hindi pa na ako qualified, bakit mo pinasok sa listahan? Ano yung pampagalo para sa plano nyo? Alam ko na. Pero ako, sumunod pa rin sa requirement. Kahit pa paano, naisan pa namin ako. Pati ko mga nila, sila ang tumulong sa akin without any single cent. Wala. Tulong-tulong kami para mapatunayan yung organic na sinasabi sa politiko, yun ang totoo, ang organic. Hindi kagaya niyan, puro fertilizer muna bago mo makausbong yung plataforma mo. Ngayon, nandito ako. Sana lahat ng mga kapabayan ko nasa labas na bulabi ko, nakikinig sila. Unang-unang nakikinig yung mga mahihirap. Naihiwagaan sila sa akin, naihigawan sila kay Bongbong Marcos. Ang akala nila, siya ang pag-asa. Bakit hindi nyo kami pagbigyan? Magsama kami sa loob ng presidential election. Bakit hindi nyo kami pagbigyan? Kumilit o Supreme Court o kailangan natin ang basbas ng ating presidente? Siguro naman nakikinig ka, Mr. President, sa ngayon. Siguro naman hindi ako bago sa iyo. Dahil 2016, magkakilala na tayo. Kung bakos, pwede ko sabihin ngayon, magkumpari tayo, di ba? Magkumpari din tayo, Bato, General Bacolod, di ba? Magkumpari tayo, Senator Pacquiao, di ba? Magkumpari din tayo. Dating director ng NBI, Dante Iran. Sir, at your service, tumulong ako. Birthday mo pa noon, tandong ka pa sa Dabao. With the United Nations na kasama ko. So siguro naman, kilalang-kilalan niyo ako. Kilalang-kilalan niyo ako, Mr. President. Dahil ako yung nag-propose para sa development ng bansa at makatulong sa iyo. Your honor for your honor, hindi sa akin. Dahil karapatan ng taong bayan na pakinabangan yung nararapat ng galing kay late President Marcos, patutunayan ko na si late President Marcos na tatay ni Bongbong Jr., well-known family sila. Patutunayan ko, hindi magnanamaw, hindi yung ihingi ka ng apology sa ginawa ng father mo, kaya kita sinyalin sa DNA test. DNA test sarili mo, hindi. Magpapa-DNA ka. Kanino? Sabay tayo. Alam ko kung saan. Kung ikaw hindi ko alam, ako sabay tayo. Alam ko kung saan. Andyan ang US Embassy. Andyan ang British Embassy. Andyan ang China Embassy. Yan tatlong bansa niyan. Ang pinakamalaking problema sa bansa ng Pilipinas. Dahil kung di dyan, ano pa naman ang Pilipinas? Ang tingin ng Pilipinas sa atin ngayon. Pinagtatawanan tayo, lalo na kayong pamilyang Marcos, pinagtatawanan kayo, kilala kayo. Bakit ako, kilala kayo. Ngayon, sasabihin ko lang yan, kung may magchachalay sa akin, only Bongbong family, Marcos family na kilala yun. Ihintayin ko yun, pero ang kondisyon, doon tayo magawag sa loob ng Congress at sa loob na Senado. We have to follow the Constitution. Hindi yung 1987 Constitution. Ginawa nila yung 1987 Constitution dahil pagod yun sa lahat ng mga uupong presidente. Kurat ka, hindi ka pwede sa tulong. Siguro naman lahat kayo dito, mga loyalty kayo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin. Akala ng mga taong bayan na nagpapasok sa akin na malamang pumasok ako sa Number 15, bobo ako, fake ako, drama lang daw yung pinakita ko sa
YouTube na ako yung nilagay ko sa ilalim ng puting, nabuhay pa ako. Yak-yak pa kayo, nag-yak-yak dyan mga pastor kayo. Ang gagaling nyo? Ang gagaling nyo, bakit? Yung sinusuportahan yung Bongbong Marcos, alam niyo yung pagkatao nila. Pagkatao nila ng totoong buhay, mula sa lolo nila, si Don Mariano Marcos, alam niyo? Bakit ako magsasabi na hindi totoo? Kakalkaling yan kung halimbawa mapili ako dyan sa presidential. Kakalkaling yan. Dapat patunayan ko yan, hindi ba? Hindi ako magpapatunay dyan. Tatlong bansa ang magpapatunay. At yan patutunayan ko. Hindi ako gagalaw, tatakbo ng for president na walang hawak ng katibayan at hindi kakayanin ang utang ng bansa. Sino kaya magbabayad ng utang ng 14 trillion? Sila ba? Hanggang kailan yung mababayaran niyan? Ako umupo, pare-pareho tayo ng platforma. Paano umuumpisahan yan? Kukunin mo sa pondo ng gobyerno, eh ang tambak na nga ang utang natin? Ako, magagawa ko. Patutunayan ko. Patutunayan ko yan. Kaya nating bayaran ng 14 trillion pesos, Mr. President. Dapat inawal mo yan ng pagkakasin. Sorry to hear, but I need you help to recover. So, sagutin ko ito.
Bongbong, lalo na ikaw. Ikaw, lahat ng nagkumpisa nito, lahat control mo sa loob ng mahal yan, dadaan sa'yo mula business hanggang dito, pagpasok ng pera ng taong bayan na kailangan natin ngayon. Dapat na hindi na nagkaroon ng pandemic dahil involved dito ang World Economic Development and Recovery. Buong mundo, at napapatunayan ko yan with recording. Ngayon na, wag na natin hintay yung mamaya bukas kung sinong may question sa inyo. Gusto ko, mag-usap tayo sa loob ng Congress at Senado. Yun lang. Siguro na paliwanag ko na kung bakit hinayin ko, dinelay tactic ako, tama naman yung sunod-sunundan ko sila. Ngayon ang magpapatunay ngayon, ito na lang masasabi ko, ang Senado na binigyan ng RTO. Kung natanggap na yung RTO, at nakipa yung mga ibang partido na may mga nagtakbo ng Vice President o independent o senador, anong mangyayari ngayon sa campaign na yun? Pag-umpisa na lang eh. Paano mo makikita yung boto mo? Wala yung pakalan mo doon. What is the use of giving you the PRO kung hindi ka naman masasali sa listahan? Ang sabi nila na print na, ang sabi naman sa kabila, hindi pa. So, hindi natin na naman totoo hanggang hindi nagagaling talaga sa kapunin at sa kasumpa ko. Hinihiling ko lang mga judges ng Supreme Court, parang awan na po. Huwag na po natin pahirapan yung mga kandidato. Binigyan tayo ng chance ng kongilet para mag-appeal sa Supreme Court. Kailan ang mag-decision? Bakit pinayagan nyo ang kongilet mag-prenta ng balota? Hindi namin talaga naiintindihan. Kaya ng communication, wala kami right na mag-communicate directly. Kailangan dadaan kami ng communicate. Dadaan nyo na kami sa mga online system. Pahihintayin nyo kami, hintayin nyo yung docket nyo. Hanggang ngayon, naghihintay ako 21 days na po. 21 days na po. Mayroon pa kaya akong pagkasal? Hindi, because I've been threatened from the beginning by a trial. Ang nagpapatako sa Pilipinas, trial, oligarchs. Naging slave ang taong bayan po, dalawa. Sabi mo na lang dalawang dekada at kalahati. May nagawa ba yung Bongbong Junior Marcos natin? Wala, di ba? Kung ako masamang tao, gusto lang hangarin ko publicity, hindi ko kailangan yun. Matakot na ako sa labas sa labas ng bansa. Hila lang na ako. Wala akong ginagalaw yung mga Marcos doon na yan. Hindi ko pinapaalam na ako'y anak ng Marcos. Hindi. Sila ang nagsabi. Hindi ako. Hindi ako. Bakit mo ako patatakwin? Kilalang pamilya niya si Bongbong Marcos noong 2016. Bakit ako? Anong reason? Binigay ang reason. Sasabihin ko sa inyo, binigay ang reason. Ang reason, isa, bring back Marcos region for the Southeast Asian country. Pangalawa, or war. Sabi ko, bakit tayo dadaan sa war? Kung gusto niyo gumawa ng war, kung sa Mindanao, dito sa lugar ko. Nandito ako. Itagtatanggol ko. Dito ako sa norte, dito ko na son. Kung Mindanao, bahala na yung nakaupo dyan. Yung uupo dyan. Siyang magiging leader. Mahalan ko na. Hindi ako nag-ibak. Nag-ibak ako dahil sa kalagayan ng taong tayo. Hindi ko alam na ganito magiging na ito pang sinusunan. Kung yung umpa lumaban na ako, okay, matagal na akong patay. Matagal na akong nakakulong kung sinagtak ko yun. Kasi wala akong mapapatunayan. Bigla na lang masusunod po 2016. May kapasidad ka. Ako nagtanong ng KBL sa akin, Madam, kasi yan ay inayon ni late President Marcos ang KBL. May nang unang-una ko pinuntahan. KBA, si Manchet ba? Attorney Milio ba? Namatay na siya. Rest in peace na siya. Ang alam ko, ang Chet ba? Si Melda, first lady ng mga Marcos. Kung malaman ko, hindi na siya. May sarili na sila. Bakit ko sasagtangin yun? 1 billion ang inihingi para ako tumakbo. Sila lahat ang bahala. 1 billion pesos, sana kukuha mo. Kung mayroon lang ng 1 billion peso, hindi ko na pwede pag tumakbo. Gamitin ko na lang sa taong bayan. Bigyan ko ng hanap buhay ng mga nangangailangan.
1 billion peso yung panahon na yung 2016. Grabe, ang daming mag-ano ba. Hindi po ba? Hindi ako negosyante dito sa Pilipinas kahit hindi ko gusto ang sistema ng gobyerno. Dito pala, nakita ko na. Dito pala na dapat nasa taong bayan na, wala tayong pandemic ngayon. Ito ang reason kaya tayo nakapandemic. Pansariling lang interest at ito, pinagbigyan 640 billion na already na. Uumpisahan, ang una na sweldo ng mga military, police, government. Dito niya ikuha yung sinabi niya, dodobliin ko ang sweldo ng military. Dito. Ay, takin mo, executive order na lang. Ang central bank na makausap ko mismo, may mental ako. Naka-record ako sa central bank, pwede akong bumenta ng ginto. Pwede akong mag-export ng ginto. Ako lang ang naka-register, hindi si Bongbong Marcos Jr. Magugunayan ko lang. Patutunayan ako sa mga base noon. Ngayon ko patutunayan at gagawin ko. Tatlong bansa ang magpapakilala sa akin. Hindi ako sarili ko. Tatlong bansa, patutunayan ko yan. Mr. President, tandaan mo. Kung ito, pinagbigyan mo ito, ito ako. Diretso, naghihingi pa ako ng economic lawyer. Direct sa Ministry of Finance. Anong ginawa nyo? Nagpunta sa table ni Bongo. Mga lawyer ang sumagot. Puro Chinese! Go now! Kasama yan, yung family na yan siguro. Bibigyan mo ang isang foreigner Chinese sa loob ng Malacanang mo ng posisyon. Ano na lang yung mga experts natin na lawyer dito, na professional. Kukuha ka ng foreigner, ano yung pasok natin diin presidente ng Pilipinas? Business, lahat. Anong nangyari sa atin? Nakakulog tayo, we are stayed with a trial for more than 2.5 decades. Hindi natin masisisi yung mga nandiyan na kaupo sa gobyerno. Umaasa lang sila dyan. Hindi natin magsisisi kapwa natin. Eh mismo ang nangyayari ngayon, yung taong gusto mabuhay, yung taong gusto magpakatotoo, pilit nyo kang ilulubog. Nagpapatunay na kaya, hindi nyo pinapansin kasi kita nyo naka-t-shirt na, naka-snellas. Ako yun! Bakit? Kasi tinitignan mo mabuti kung totoo, binabantayan nyo, pinababantay. Hindi pala eh. Nilalabas. Pinapatay yung mga nagbabantay. Imagine, taga-undok ka, ikaw yung bantay ko, iniwan sa'yo doon para sa taong bayan. Naka-record yan sa INF. Hindi natin yan pag-aari. Kayamanin ng laman lupa. Yun ang inumpisahan nila mula ko rin hanggang ngayon. At mapapatunayan ko yan, Mr. President, yung tangano, parang awa mo na sa mga kanalara. Ang sabi ko pa nga, meron akong mga usap. Kung ako ang papalari, tutulungan ko siya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan kasi Pilipino ka. Pag tutulungan natin, walang makukuha sa iyong INC. Kaya ko yun. Kaya ko yun. Bakit hindi? Kinaya mo ang ginawa mo na masunod ka. Hindi ko ang kakayanin ibalik lahat yan. Ginabak din yun. Mula ko ang rason na kino. Kakayanin mo ngayon. Patutunayan ko yan. Alam na alam ko kung saan nalupan. Lumabas yung mga ginto na yan. Alam na alam ko, hindi ko babanggitin ang bansa na yun. Yun ang dapat tanggalin dito sa bansa na ito. Ilabas lahat ng mga Chino. Pasarado ang mga port. International effort para malinis mo ang korupsyon. Lahat ng malalaki sa bismet na na-inject, pa-iimbestiga ko kung ako ang mauupo. Kaya mo yan, Mr. Bongbong Marcos Jr. Dapat ginawa mo lumumpa kahit 10 taon na pa. Managsigil sa gobyerno. Dapat yan ang inuma mo. Sino gumahawak sa iyo ngayon? Narinig ko sa threat sa akin mismo ng trial. Don't you know that I'm supporting everybody and you will make it? I'll make it sure you will never make it. Kasi wala kang pera. Yung mga tinutulungan ko, lahat ng tumatakbo na yan. Pero dalawa lang ang
binigay niyang pangalan, hindi ko sasabihin. Marahil, nakikinig kayong lahat ng mga nakumukong presidente. Dalawa sa inyo, sasabihin ko yan kung ipaintulot na kayong Diyos, ang pwede lang magtanong ang Congress at saka Senado. Doon, magkaharapan tayo, one to one, Bongbong Marcos Jr. Magpakilala ka at magpapakilala ko. Mabuhay, Marero Marcos! Huwag na tayo maghintay. Talamak na. Talamak na. Sobra na. Sobra-sobra na. Sobra na. Parang kawain na. Mga nakaupos sa gobyerno. Bakunin natin. Tulungan natin. Huwag kunin ang presidente ng ICC. Kung hindi, ako ang tutulong. Pero, isang kondisyon. Walang makakukuha kay Presidente Duterte. Isang kondisyon. Bongo ang magsasabi ng katotohan. Sino nagpatakbo sa Pilipinas mula nung umupo si Presidente Duterte hanggang ngayon? Siya ang nakakasagot niya. Hinahamon kita, Bongo. Magharap tayo. Senador ka. Doon sa loob ng Congress, patutunayan ko niya. Nakahanda ako. At papaalam ko sa inyo lahat, mga tao na nakikinig sa akin lahat, alam nila itong response ko. Paglabas ko, siguraduhin ko lang, buhay ako. Dahil kung papatayin ako sa labas, dalawang pa ako, nakalibing na ngayon. Paglabas ko, kung malayo ako, nakaumiyak ko doon sa tutuluyan ko, sa bahay ko, salamat ng maraming salamat, Panginoon. Pero kung namatay ako, marami pang Maria Marcos ang lalabas. Tandaan nyo, tatlong bansa yan. Alam nila bakit ako tatakbo. Kailangan sumunod ako sa patakaran, tamang proseso. Wala akong nilabat. Hindi ako nang kakilala, hindi ako nang compare dahil wala pa sa tama. Patunayan ko lang ang totoo ngayon. Party o PRO, hihintay ko sa Supreme Court. Bigyan na po pinag-analysis ko lahat. Kasatahan ko dito, Senador, nakakuha na. Sila na magpapaliwanan kung bakit parang nangyari at bakit nagsagay. Ako'y naipaniwanan ko na siguro kung meron isa sa inyo sa media ilalabas ko nito, kung meron magtatanong na polisi ko bakit gano'n, doon po tayo mag-usap sa loob ng Kongres at Senado. Karapatan ko, may karapatan ako sabihin ko at sagutin lahat ng tanong niyo. Pero sa isang kondisyon, tatanungin niya ako sa harapan ni Bongbong Marcos Jr. bago ang campaign. Salamat po ng marami. Kung meron kayong tanong, pwede na po kayong magtala. Maraming pong salamat. Decision sa inyo, yung nulisan sa declaration, at saka yung pending disqualification na yung kay Marcos, na masyadong prolong yata yung decision at nila. Yeah. So, any reaction? Malayo ba? Kaya nag-iisip ako dahil. Ganun pa ba? Sumunod pa rin ako. So, meaning to say, mayroong talagang magpapatakbo ng mga commissioners? Talaga. Sa nangyari sa akin, sa experience ako, eh maliban ko sa ibang mga tumakbo kagaya nung nakakuha ng Diago na Vice President at saka yung mga ibang senador. Sa experience ako, sinasabi ko lang yung totoo. Walang mali. Pero about something na yung kutob ko, hindi lang kutob kasi ginamit ako. Nakuha lahat ng informasyon ko. Ibinenta ko sa kabila. Kasi wala silang nakita, may pera ko eh. Ibig sabihin mo, anong ibig sabihin mo? Tinitignan nila hanggang saan ako, kaysa nagkaya ko. Pero ako, hindi ako.
tayo ng 2016. Paki-frame mo ako. Ma'am, you're saying kanina na mag-iba lang kayo ng nanay, pero iisa yung inyong ama. Yes! For what reason, sana po yung natin basis na sinasabi niyo, you're the same father, pag-tari din ang bongbong mother. Ano po yung under the birth certificate? Ano po yung proof niyo na talagang iisa yung ama niyo? Yes, I can prove that in front of the same, in front of bongbong Marcos. Sa birth certificate po ba or in other terms? Not only in the birth certificate. Kalimutan yung birth certificate. Bakit? Kasi nila pa si Jesus Christ may birth certificate. Pero you've been recognized by other Marcoses. Thank you, pardon? Ni-recognize kayo na ibang Marcoses or any Marcos that you're... Wala akong ilalang Marcos na na-recognize ako. Thank you po. Thank you. And another question? Madam? Ano na iwan ko na nga isang po? Morning po. Morning po. Yung question ko lang po, kung una sinasabi niyo na tatlong bansa yung magpapatunay na kayo po ang Marcos. Yes. Paano kinikilala ba ito ng mga Marcos na itong tatlong bansa? Yun po, hindi ko alam kasi I don't know any, I told you, I have any relation with Marcos family. Why I should inform them? Sino yung nagsabi na ako yun? Bakit ako lalapitan kung hindi ako? Ako rin nagtataka rin sa isip ko eh. Kasi I have never been grown up with the Marcos family. Pinaampun ako with reasons. Iniwalay ako sa kambal ko. Until today, buhay pa ang magpapatunay. That is the youngest sister of my mom. Until today, magpapatunay na ang Sablan Dengue at Baguio City, ang mayor noong time ni late President Marcos. Halos magkasabay 20 years yung naging mayor ng Sablan yung uncle ko. First cousin degree ng mama ko. Nakpasmate ni Makapagal. Pamilya ko talagang politika na. Ang lolo ko, panahon pa naman po mayor na. After the present, dugo namin ng mayor. Vice mayor, consular, mga kusoy. Hindi naman ako may pinigay sinasabi nila na yung Francis Leo Marcos na... Ay, wala akong alam doon. Ngayon ko lang po narinig yun eh. Ang dito mo. Wala akong comment doon. Wala kayo makikita ang comment ko. Basta, narinig ko lang. Nakikita ko, tinatanong ng mga pamilya ko. Ate, ano ba ito? Kilalaban na, kalalaban, kilalaman ba ito? Sabi ko, papayaan nyo lang, inigay ng bigas, nakakatulog niya sa tao. Wala akong comment kasi wala naman. Kinaman ako yung naaway. Hindi naman niya ako kilalaman. Dinag-clear po kayo ng family as my son's family. Then, yung kasabay po yan, yung petition ni BBM. Dinag-clear po ako ng October 12. Nag-file ako ng October 5, di ba? Nag-close ang finance ko sa October 8. Nakareceive ako ng noisance sa family direct register sa residence ko, October 12. So, sinagot ko yun, dinag-clear po ang sagot ko. Kasi you have to give the right to answer. Nag-answer ako ng verification reply, answer. Pag dumating na po itong October 18, nakatanggap ako ng registered mail at saka LBC galing kay Bongbong Marcos. Straight to my address na magkatabi lang yung opisina niya at saka opisina ko. Ayun, binasa ko yun, imasok ko sa lawyer ko. Naiintindihan ko yun, na based dun sa ano ng complaint niya sa akin, mapinito ko siya, mapinito. Pangalawa, wala akong pwede ng masunod. Pangatlo, hindi ako, wala ako sa pwede sa pagkakalagalan na experience sa pwede. They are right. Pero, hindi naman required yun yung fund. Nung nagkaroon na ako ng idea, para na ako matapos na ito, kasi dati na naman gagawin sa akin, 2016, kailangan kung papasok ka, sasagutin mo yan. Yun tama. So, kumuha ko ng Comelec lawyer, which is also my Comelec lawyer during 2016. Kasi I can't trust other lawyer. Kasi alam na niya yung background ko, bakit ako kukuha, diba? Yun na lang siya natin. Hindi naman ako na-fail, hindi naman ako kusa na noise, hindi ako na-fail. At alam nila ang reason. It's not
tulog. Hindi naman lahat tao pwede kumaya yung mga picture dyan sa lakas. Dadaan kasi yung papasukin. Mapipremat ako, di ba? Lalabas ang totoo. Hindi rin naman pwede palabasin na kagaya ng mga oligarch dito, may mga kakayanan na sabihin na palabas ko ng donation sa akin. Sino yung tao na yun para sponsor na ako ng gano'ng kalang nalabas? 500 million pesos. Sino yun? Eto na, ang kapatid, hindi ako kilala. Anong isip ko? Pera? O yung kapakanan ng Marcos? Bipiliin ko yung kapakanan ng Marcos, dala ko yung Marcos name. Ba't ko pipiliin, nakaharap na yung pera dyan. Palabasin ko lang yung sponsor sa akin. Sino maniniwala sa akin? Eto pala, kulong na ako. Amlan ako. Sa partido po niyo, maliban po sa iyo, may mga nakausap ba na candidate sa partido mga halita na kinabibilan? Meron po, dalawa. So, kayo lang po yung naliwala? Opo, meron pa pong sumunod na isa na sinalo. Kaya na lang, meron na po yung PRO niya. Yeah, thank you. Thank you. Another question, please. Pagdating fitness, my name is Domini Dentis. Tanong ko ma'am, after this, ano po yung mga gagawin yung step of planning nito? After this po, kung pala rin ako, masali ako sa Balota, mas nasabi na hindi ako din. Maraming salamat, pinagbigyan ako. Pinagbigyan ako, sa nangyari sa akin. It does not mean the mistake can be accumulated to mistake as of it. Naway na matulungan niyo po yung ating bansa sa kahirapan kahit hindi po kayo pag-alit kaya na magpatuloy po yung advocacy nyo na tumulong po sa tao at maiyahan ng ating bansa. Maraming po salamat sa inyo. Thank you. Ang salamat, Doc. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Jimmy Mendoza ng DCA at San Sergio siguro. Papalitan. Pero din ako nga Jimmy, ano yung reaction sa kahit po ako sa epipage? Magtanong ko po, sino po talaga ang tunay na anak niyo? Ang tunay na tatay ni BBL, ito bang si Pacifico Marcos na anak ni Mariano Marcos? Ano yung nilipo dyan? Ayaw po siguro, pero kung sumagot niyan eh, hindi ko po masusunod dahil talaga sinabi ko wala akong relasyon sa mga Marcos. Pong-pong mas, hindi na siya mga kasagot. Kasi po, may lumalabas yung tatay daw ni BBM, si Pacifico Marcos. Kung sino po yung nagsabi, siya magpatunay. Kasi hindi ko naman sinasabi. Pero yung tanong ninyo, pwede nyo pong ibalik yan kung saan ang tanong. Kasi baka siya may alam. Kung ngayon, hindi pa rin yung magtatanong ngayon kung yung mga nagsasabi, ang mabuti po, diretso na nila si Bumbong Marcos. Siya lang makakasagot niya. Opo, kasi hindi pinakita sa akin picture yung buwan niyo. Bombong Marcos. Junior sa kasi Pacifico Marcos eh. Kung sino po yung nag-post niya, yun nalalaman niya. Kasi nakatanggin. So kayo po talaga ang tunay na anak ni Ferdinand Marcos. Opo, matutunayan ko yun. Ilan po kayo makakapatid? Isa lang po ako. Hambal ko at nasa labas na. Iniwalay sa akin ang hambal ko. At dahil sa Argentine, iniwalay na, pinag-iwalay na kami. Ang hambal ko. Saan po kayo tumira ang mga tayo na yan? Andito po ako sa Pilipinas. Hindi yun kasi napag-iit ko kanina, may nag 1986 po. Lumabas kayo ng bansa eh. Opo, pinalabas ako ng mother ko for a reason. Hindi ako pwedeng bumalik ng
manakita yung kundun niya. Kasi ayaw kong pauwiin niya. Ano yung nangyayari? Pero, ginawa ko pa rin ng paraan. Makabalik ako na. Without my antinos, I am here. Kaya nasyak sila eh. Pag-position po kayo eh, na may nakara. Ano pong pangalan ng mother niyo? Doña Elizabeth del Rosario, Busoy del Rosario. Busoy del Rosario. Kasi she married with the cousin of the former foreign minister po, si Albert del Rosario, Uncle Kukulo. Tapos hanggang kayo nga po, Stepfather po del Rosario. Po, mamanggang sa kayo ngayon. Tapos anong posisyon mo ni Ferdinand Marcos nung napakasama niya po yung mother niyo? Sa congressman. Saan bayan po? Ang mama ko? Opo. Hindi po sila kinasal, hindi sila pwede kinasal. Opo, hindi. Anong bayan po siya na kumaklong sila din? Congressman, di ba? Hindi, congressman po siya. Nung bago po siya ikisal si Inya na Marcos, kalalabas po lang September yata sila kinasal sa Baguio. Bakit sa Baguio? Bakit sa Baguio? Everything is done by my mother. Mapapatunayan ko lang. Buhay pa yung mga tao, meron pang buhay ng mga general, ex-general. Kasi ang mama ko, siyang nag-handle sa mga military ng time ni President Marcos. Okay, thank you po. Salamat. Ilang mga po siya. Ito, thank you po. And next, tatanong. Ang tanong na po kayo, para huwag na po tayo mag-vloggers dyan. At ito na po yung katotohanan at para po ninyo yung subject. Para malaman din po ng mga vloggers kung ano yung nakatahanan dyan. Huwag po tayo magsasalita sa likuran. Huwag tayo magsasalita sa likuran dahil that is layaduran. Ito para na po natin si madam. At para po sa ating mga vloggers. So, habang wala pa, maghintay po tayo ng katanungan. Mingi po ako ng pamangin sa aking mga napangitay ng panahal. Ang nag-closay na si Mr. Boy Antipota Senior, National President ng PN, na ito po ay pamangin ni Handel Secretary Antipota. I see Senior PM National Chairman and candidate for Senator Brother Ernie Ereño, Senatorial Candidate. Si Bishop Danilo Brioso, the Kappa Company Founder. Next is the brother Bobby Ortega, half brother of the family. Ang pa susunod po si Edgar Pangmasan, Chief of Staff ng PM.